Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Kumusta ka na? Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung kasalanan ba ang paggawa ng ribulto ng Diyos. Ayon sa Juan Kapitulo 4, Versikulo 23 hanggang 24, ganito ang nakasulat. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ayon sa talatang ito, ang Ama ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. At sinabi rin ni Jesus kung sino ang tunay na mananamba. Ayon sa talatang ito, ang tunay na mananamba ay iyong nagsasamba sa Espiritu at Katotohanan. Kinakailangan na ang mga mananamba ay magsisamba sa Espiritu sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Maliwanag ang requirement na ibinigay ng Diyos na kinakailangang ang magsasamba sa Diyos ay magsamba sa Espiritu at Katotohanan. At ito nga ang mga tunay na mananamba. Ang Espiritu ay hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit na wala kang hinaharap na anumang mga bagay, basta't lumuhod ka sa Diyos na hindi nakikita, ikaw ay gumagawa ng tunay na pagsamba. Kasalanan ba sa Diyos ang gumawa ng mga inanyuang larawan upang maging material of worship? Ayon sa Eksodo Kapitulo 20, Versikulo 4, ganito ang nakasulat. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ang salitang huwag, ito ay malinaw na utos na kapag ito ay iyong sinalangsang, ito ay magriresulta sa kasalanan. Ibig sabihin, ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng larawang inanyuan. Hindi muna natin pag-uusapan ang pagsamba sa larawan. Ito lang munang paggawa. Yun lang gumawa ka, ito ay kasalanan na sa Diyos. Anong mga larawan ito? Anumang anyong nasa itaas sa langit? Ano naman ang mga bagay na nasa langit? Nariyan ang araw, buwan, bituin, mga anghel o maging ang Diyos mismo. Ito ay ipinagbabawal. O anumang nasa ibaba ng lupa. Ano naman ang mga bagay na nasa lupa? Nariyan ang mga tao, hayop, puno at iba pa. Ito ay mariing ipinagbabawal ng banal na aklat. O maging ang mga bagay na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Maliwanag na kahit sa paggawa pa lang, ito ay ipinagbabawal na ng Diyos, lalong-lalo na kung inyo silang yuyukuran. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kung pagsamba ang pinag-uusapan, ay hindi na kailangang may mga inanyuan pang larawan upang magrepresenta sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ayon na rin mismo sa Diyos, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya ibibigay sa mga larawang inanyuan. Isaya 42, Versikulo 8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian
ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon na maging ang kanyang kapurihan ay hindi niya ibibigay sa mga larawang inanyuan. Kaya ang magsamba sa kanya, kinakailangang magsamba sa espiritu at katotohanan. Ang opposite ng katotohanan ay kasinungalingan. Ano ba ang kasinungalingan ayon sa banal na aklat? Ayon sa Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Ayon sa talatang ito, kasinungalingan pala ang pagsamba sa mga nilalang. At ang pagsamba sa lumalang, ito ay katotohanan sapagkat ang lumalang ay espiritu. Dahil ang Diyos ay espiritu. Hindi sila dapat yukuran o sambahin man sapagkat sila ay walang magagawa. Ayon sa mga awit, Kapitulo 115, magsisimula sa versikulo 4, ang kanilang mga diyos-diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. May dinidiyos ang ilang mga tao, subalit ang kanilang mga diyos ay gawa lamang ng kamay ng mga tao. Ang Diyos ay hindi ginagawa sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa. Versikulo 5, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga mata'y meron sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Ayon sa talatang ito, ang kanilang Diyos ay may mga mata subalit hindi nakakakita. Subalit ang tunay na Diyos ay walang mga bagay na hindi nakikita, maging ang iyong puso. Versikulo 6, sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ninangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. At ano naman ang mangyayari sa mga nagsisigawa sa kanila? Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ayon sa talatang ito, hindi lang ang mga gumagawa ang magiging katulad nila, kundi pati ang mga tumitiwala sa kanila. Dagdag pa sa aklat ng Jeremias ay huwag katakutan ang mga ito. Jeremias 10:5, sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ayan mga kaibigan, huwag daw katakutan sapagkat hindi ito makagagawa ng mabuti o kasamaan sa iyo. Sumamba tayo at magtiwala tayo doon sa lumalang, hindi sa nilikha, doon sa Diyos na Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng nagsasamba sa Kanya ay kailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Magandang araw sa inyo. May God bless you. Goodbye.